Hello po, ito po yung continuation ng ating review dito po sa ating solar na electric fan. Bali po, pumunta po ako kanina sa paggawaan ng electric fan. Diba sabi ko, wala kasi siyang screw. Pero in fairness naman po, doon sa seller, kasi nakita ko kasi yun, hindi makita. Yung sa loob kasi, parang lalagyan kasi siya ng screw. Kaya sabi ko, bakit walang screw? And then, parang may lock kasi dapat siya doon. Pero nung pumunta ako doon sa paggawaan ng electric fan, inasimbal lang niya. Hindi na niya kailangan ng screw. So, hindi pala kailangan ng screw. Pero, ang... pasensya na, ituloy natin kasi meron kasing nag-deliver from Shopee ulit, order ng anak ko. So, ito, hindi pala kailangan ng screw. Pero, ang wala lang, ito yung lock. Ito kasi, meron siyang nakalagay na screw, pero kailangan siya ng lock. Yun ang wala. And then, so, ang ginawa na lang nung nandoon sa paggawaan ng nagre-repair ng mga electric fan, ang ginawa niya, ito na lang ang ginamit niya para malock. Yan. So, ito, try natin. Kinunek ko na siya doon. Ang problema ko na naman, hindi ko siya ma-lock. Doon. Hindi ko siya mailagay. Ganon. So, ito. Yan. Try natin. Malakas. Yo. Ayan. Naka-charge ito. Kaya hindi siya naka... hindi siya nakasaksak doon sa solar panel. At saka... ito yung sa pag isaksak mo siya sa kuryente. So, yan. Yan siya. Yan, umiikot. Tapos, paglakasan mo. Yan, mas malakas na siya. Yan, mabagal lang yung ikot niya. May ano dito, oh, mayroon kang pindutin dito kung ito turn. Gusto mo siyang paikutin. Ayan. So, okay naman. Maganda siya. Sana magtatagal. Tsaka malakas din. Maganda ito pag brown out. Pwede kang mag-charge sa cellphone. And then, may ano na rin sa ilaw. Tapos, electric fan. O, diba? As far as mayroon tayong init na magbibigay ng buhay doon sa solar panel natin, magagamit natin ito as far as hindi masisira ito or mayroong magma-malfunction doon sa loob. So, ito po. Salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli po. God bless.